loob ng plane, pero naka-touchdown na kami sa Manila. Clark, Pampanga. But they asked us to wait inside the plane for 1.5 hours because they're still deciding if they will divert this plane to Manila. Yun. So, right now, we are waiting for our lunch. They will start to distribute. May pa-free lunch naman. Kaso nga lang, nakaka-boring. Sana, sana, Lord. Dito na lang kami sa Clark. Deplaning as soon as the aircraft is connected to the terminal chute. And for the information of everyone, your baggages were already uploaded. The decision of our control center or our operations to have everyone the captain just announced that we will be diverted to Subic by land. Hatid daw kami ng shuttle bus sa Subic, guys. Yun guys, dito pa rin kami sa May Clark International Airport. And ganito po yung process. Pagbaba po sa airplane, maraming sangkatutak po na fill upan. Ayan po. Marami. Napakadami fill upan. So, kasi lalo na kaming dalawa na anak po. Say hello, Belle. So, see you later, guys. Kasi fill up muna. I have no time to fly. Bell. Hi, girl. How's your trip? Oh, so very hard. I don't like. Ay, we got a situation here, guys. One of our luggage is missing. Somebody took it. So, it's too frustrating. Ay, grab. Pagod-pagod lang, guys. Nakakayak talaga. Nawala pa yung bagahe namin. Nakuha ng ibang tao. Gamit pa naman ng anak ko yung nawala. Grabe. Ay, grabe, grabe talaga, guys. Maiiyak ka na lang talaga sa sa pagod, tsaka sa nawalan ka pa ng luggage. Sa loob ng taxi na magdadala sa amin doon sa yes, Belle. Sa may quarantine hotel namin, which is in Best Western Hotel sa Subic po. Hindi po nila kami pinayagan na mag-quarantine dito sa May Clark kasi ang itinerary po ng flight namin is Subic. Ang nangyari nga lang, malakas po yung hangin, parang zero visibility, kaya hindi nakalapag sa Subic. Kaya dinala po kami ngayon sa Clark. So, ay, grabe guys! Kung kayo gusto nyo magbakasyon dito sa Pilipinas, naku, huwag muna kayong umuwi. Ang hirap umuwi ngayon, Diyos ko. Lalo na sa may bata, Nakakaawa naman ang anak ko, Diyos ko, pagod na pagod na, Tapos guys, nawalan pa kami ng maleta. Nakuha ng iba yung maleta namin.
Diyos ko, Lord. Yung panamang maleta na nawala eh, nandun yung mga gamit ng anak ko. Grabe. Gatas niya, diaper niya, gamot niya. Ay, nakakapanlambot talaga, guys. Ay, ako yung drain na, wala na. Lobat, I mean, hindi lang lobat, drain talaga. Grabe, ang hirap-hirap. Ay, Diyos ko, Lord. Tapos, ang nangyari pa talaga, puro kamalasan, guys. Ah, nakalimutan ko yung pin ng ATM ko, so namali ko ng 3 beses. Na-block ngayon yung ATM ko, wala kaming pera, hindi ako makapag-withdraw. Buti na lang nagawa ng paraan, kaya nagtagal talaga kami guys sa loob ng airport sa Clark. Buti na lang may tumulong sa amin si Kuya Randy, yung dun sa may arrival sa may Clark Airport. Kaya shout out to you Kuya, ang laki ng tulong mo sa amin mag-ina. Kung wala ka eh kami ano na. Wala. As in, pagod na pagod na stress. Sobrang stress. So guys, yung biyahe namin sabi ni Kuya eh ano daw? Ilang oras na Kuya? Isang oras po. Isang oras po. Baka isang oras mahigit pagdating sa hotel. Update ko kayo ulit guys mamaya yung mga ibang nangyari pa at process ng pag-uwi dito sa Pilipinas during this COVID-19 pandemic. Okay? Lumakas na, karating din po tayo dito sa aming quarantine hotel. Yeah, rest. Guys, nandito na kami ngayon sa aming room 514. And this is how it looks like. So, let's go in. Hi guys. You are coming inside the bedroom, but I didn't find a shower or something. I'm inside. See, there's no shower. Here. Wait, no. That's for the toilet, silly. That's not a shower. That's to wash the bum bum. Okay. Put it back there. Don't take it, come in. You have to wash your hands now.